Yo Matchmaker PH, Jonas the One Punch Man Sultan, balik in Zion na nga sa kanyang pagbabalik mga ka-matchmaker simula nung natalo siya kay Paul Butler at hindi nakuha ang WBO Bantamweight Champion Belt. Dito nga maalala natin na nabugbog nga siya ni Paul Butler sapagkat mautak din itong si Baby Assassin ng England. Dito nga courtesy of Jovin Sports, dito ay pinakita ang kanyang unang highlight sparring at medyo matangkad nga ang kanyang nakasparring na kababayan natin. Medyo magaling din ang kanyang kasparring mga kamatchmaker sapagkat ginagamitan siya ng reach advantage at ang distance. Dito nga ay nagpangbuno ang dalawa mga kamatchmaker at mapapansin natin na natatamaan at nahihirapan itong si Jonas Sultan mga kamatchmaker. Kaya sana ay mapag-igi pa ang kanyang head movement at kailangan lang natin suportahan ang ating kababayan na si Jonas Sultan tungo sa pagiging kampiyon niya balang araw. Samantala mga kamatchmaker, nung laban pala nila Janriel Casimero versus Guillermo El Chacal Rigondo ay inamin ni Cuadro Alas Janriel Casimero mga kamatchmaker na natalo pala siya sa kanlang pustahan. Sinabi niya mga kamatchmaker na ang kanlang pustahan daw dati ay kailangan hindi matapos ng 12 rounds mapaluhod at mapabagsak na niya itong si El Chacal. Ngunit napakadulas talaga, parang si Palos itong si El Chacal Rigondo at ginamitan ng mga Hokage move sa ibabaw ng lona na nagpahirap kay Cuadro Alas para pabagsakin at pasukuin itong si El Chacal. Parang naging patentero habulan ang naging laban mga kamatchmaker sapagkat hindi nga makatama itong ating kababayan na si Cuadro Alas sapagkat kung ikaw ba naman itatakbuhan lang ng tatakbuhan, hindi ka talaga makakatama. Kaya naman sinabi ni Cuadro Alas na natalo nga siya ng 7,000 US dollars. Kaya naman kung naging katulad lang ng laban nila ni Zulani Tete ay may kalalagyan talaga itong si El Chacal. Kaya naman masabi natin na mas maigi talaga na makipagsabayan ang kalaban sapagkat kapag nahapiros ito ni Janriel Casimero, for sure magiging ganito.